Ang Pilipinas ay kailangan ng makakuha ng multi-role fighter jets upang mabuhay ulit ang hukbong panghimpapawid nito matapos ang ilang taong walang improvement. Alam nyo ba na sa panahon na nagdeklara ang dating Pangulong Marcos ng martial law, ito rin ang panahon na masasabi natin na pinakamalakas ang bansa sa kasaysayan. Upang makabangon ang bansa, ang Just Gripen ba ang solusyon? O maaari pa rin ba na ang Gripen ang bibilhin ng Pilipinas para sa multi-role fighter aircraft acquisition? Ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. September 2016, nagpahayag ang Saab, ang manufacturer ng Just Gripen, na magtatayo ng opisina sa bansa upang suportahan ang kanilang offer na eroplano para sa Philippine Air Force. Ang proyekto ng Philippine Air Force na 12 multi-role fighter jets. Taong 2018 ay sinimulan na ang pagkilatis sa 2 eroplanong pandigma, ang Just Gripen at F-16 Viper. Ang Department of National Defense sa pangunguna ni Secretary Delphine Lorenzana ay sinabi na mas gusto nila ang Saab Just Gripen C or D variant kaysa sa F-16 Viper Block 70 or 72. Ang presyo ng Gripen ay mas mura kaysa sa F-16 Viper na nagkakahalaga ng $100 million, habang ang Gripen ay nasa humigit kumulang $75 million. Mas mura din ang maintenance at operating cost ng Just Gripen. Dagdag pa ni Secretary Delphine Lorenzana na aside sa presyo nito at murang maintenance, ay kaya nitong makipagsabayan sa ibang mga multi-role aircraft. At pare-pareho lang ang capabilities ng mga 4th generation fighter jets. Ang Gripen ay proven na excellent supersonic fighter aircraft na mayroong top speed na Mach 2 o twice the speed of sound. Pag nag-order ang Pilipinas kahit 6 lang na Just 39 Gripen, ay bibigyan ng bansa ng Saab ng isang suporta at training programs para sa mga piloto nito. Ang presyo ay mas mababa pa sa $75 million, kasama na ang maintenance at armas nito sa loob ng 20 taon. Pag-usapan naman natin kung ano ang Just 39 Gripen. Ito ay nabuo dahil nais ng Swedish government na mag-develop ng isang domestic replacement para sa Draken at Vigen jet fighters. Ang Sweden ay isa sa pinakamaliit na bansa sa mundo, ngunit nakagawa ng mga advanced fighter jets na kayang makipagsabayan sa malalaking mga bansa. Ang Gripen ay na-develop matapos ang pag-aaral sa mga 4th generation fighter jets, kagaya ng F-14, F-15, F-16, FA-18, MiG-29, at SU-27. Kung ako ang tatanungin, siyempre, dito mo kukunin sa tested fighter jets ang disenyo na gagamitin upang hindi gaanong mabigat ang gasto sa testing phase. Alam niyo ba na kayang makagawa ng Saab ng isang stealth fighter aircraft kagaya ng F-117, B-2, F-22, F-35, G-20, at SU-57. Subalit ang concern nila ay ang presyo, kung kakayanin ba ng mga customer nila.
Kaya, pinili na lang nila na gumawa ng isang cost-friendly na eroplano at the best capabilities. Ang eroplanong ito ay naging operational taong 1996. Mayroong 306 na nagawa at mayroong 10 na nagkaroon ng mga disgrasya. Hindi naman mawawala ang ganyan kahit sa ang manufacturer, lalo't kasisimula pa lang. Ang Gripen ay isang pilot-friendly at hindi gaanong complicated ang interface, kaya masasabing madaling matutunan. Ang Gripen din ang pinakaunang fighter aircraft na kayang magdala ng Meteor air-to-air missiles, isang beyond visual range weapon na kayang mag-track and kill ng mga targets sa layo na aabot ng 80 miles. Ang Gripen C na inoffer sa Pilipinas ay kayang magdala ng 4 na Meteor missiles, habang ang Gripen E ay kayang magdala ng 7 missiles. Kaya, ang Gripen ay isang beyond visual range at dogfighter aircraft. Sa kasalukuyan ay meron na ang mga bansang Hungary, Czech Republic, Thailand, Brazil at South Africa. Mayroon ding mga bansa na sa kasalukuyan ay sinasama nila sa kanilang pinagpipilian ang Just 39 Gripen, kagaya ng mga bansang Finland, Canada, Botswana, Colombia, India, Indonesia at Pilipinas. Upang masagot ang katanungan na maaari pa bang piliin ng Pilipinas ang Just 39 Gripen, ang sagot ay oo. Una sa lahat ay hindi pa nagpalabas ng anunsyo ang Department of National Defense tungkol sa Multirole Fighter Jet Acquisition kung anong eroplano ang pipiliin. Pangalawa ay habang walang notice of award na ibibigay ang bansa, ay ibig sabihin, maaari pang magbago ang lahat. Sa tingin nyo mga kalakbay, ay mas maganda ba ito kaysa sa F-16 Viper? I-comment nyo na lang. Ang Philippine Air Force sa panahon ni Pangulong Marcos ay napakalakas. Nag-order ng mahigit 100 eroplano at mahigit 100 helicopter mula sa Estados Unidos. Ito ay mga interceptors at close air support. Ngunit nagretiro na lang dahil sa kalumaan. Hindi na ito napalitan sa paglipas ng panahon. Kung gusto nyo na malaman kung gaano kalakas ang Pilipinas sa mga nakaraang dekada, ay i-comment nyo na lang. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Lakbay Karunungan na nag-iiwan ng mensaheng matuto sa nakaraan, maglakbay sa kasalukuyan upang mapalawak ang karunungan.